Ang gagawin kaming challenge, uhulaan namin kung ano yung magkano tong rhinoceri namin. Kung sino yung pinakamalapit, may award na 100 pesos. 100 lang? 100 lang kasi kurimot tayo. Hola mga amigas! Andito nga pala kami sa CSI Mangaldan, kasama ko si Sak of course, and kasama ko yung dalawang pamangkin ko, si Mark at saka si Makto, at kasama ko rin pala ang aking tatay. Bago ko pala makalimutan, kasama ko rin pala ang bunso kong kapatid kasi tapos na ang trabaho niya kaya sinama namin siya. First time ko palang ipag-grocery ang family ko. Sa taas ng mga presyo ng mga bilihin, good luck sa akin mamaya! Sa lamok. Yung lamok. Di ba lagi kang kinakagat? Margo, huwag ka makailam. Kukurutin kita. Kasi tatay. Di ba lagi kang kinakagat ng lamok? Ano yan, Marisa? Ha? Huli ka, Balbon. Ano yan? Pulutan. Pulutan. Eh, ilagay mo dun kay tatay yan. Hoy, ano yan? Ini-scam nyo na ako ah. Ba't ang daming piyatos? Yung isang malaki. Yung malaki. Yung malaki, oo. Pansit. Pansit na pasta ito. Ikaw ang mag-ano ng pansit. 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 Medyo madami-dami na din yung nakuha nila, pero nagugulat talaga ako sa mga presyo. Parang yung alam kong mga presyo ng bilihin 6 years ago, mga siguro nag times 4 or times 3 na ngayon. Siguro kung mag-grocery ka ng para sa bahay nyo lang yung kompleto na, siguro magbabudget ka ng around 10,000 to 15,000 pesos. Pinakuha ko pala yung kapatid ko ng Yakult kasi gusto ko yan, matagal na rin akong hindi nakakatikim yan, 6 years na din. At syempre, pag nag-grocery kami, hindi talaga mawawala ang tender juicy hotdog kahit sa bahay nila sa. Yan kasi ang wala sa Madrid kung nagkikrib ka man yan, kailangan mo pang magpabili sa mga uuwi sa Pilipinas. Pero ang presyo naman, times 3 times 4, oh my gosh. Nagpakuha din pala ako kay Margo ng kikiam at fishball pang sahog sa pansit. At syempre, hindi talaga magpapahuli si Sak sa kanyang ice cream. At sa mga oras na yan, tapos na namin kuhanin yung mga kailangan namin at magbabayad na kami. At may naisip akong challenge para sa kanila. Tita Seven, may gagawin kaming challenge. Uhulaan namin kung ano yung magkano tong rhinoceri namin. Kung sino yung pinakamalapit, may award na 100 pesos. 100 lang? 100 lang kasi kurimot tayo. 100 lang. So tatanungin natin sila isa-isa kung ano yung hula nila sa presyo. Ikaw, anong hula mo? 5,000. 5,000. Ako yun eh. Ako yun. 5,000 ka ikaw. 6,000. 6,000. 6,500. 6,500. 7. 7,000. 5,000. Parehas kayo. Next. 5 naman talaga yung 5 siya. Wala na. Ano? Basta. Kung pwede naman malapit. 7 na si. Ano eh. Pwede naman malapit. 5,2, 5,3. Kung sino yung pinakamalapit? 8. May 6,500 na. 6,500? Wala pa. Si Mark. Ah, wala ko. 6,500 sa'yo. 5,000 kay Ikay Bukakay. Tapos 5,300. Tapos ako 5,500. O, tignan natin ko. Pag ako'y nanalo, bibigyan nila ako lahat ng tigo 100. Ako 7,000. So, tignan natin mamaya kung sinong mananalo sa hulaan challenge na to. Kayo ba, anong hula nyo kung magkano lahat yan? Sa tingin ko, matatalo kami ni Sak sa hulaan na to. Kasi hindi pa naman namin kabisado ang mga presyo dito sa Pilipinas. Napakadami palang nag-grocery dito at mahaba ang pila. Bawat counter may pila. At nakakaloka, alam nyo ba, nasa senior citizen kami nakapila? Nung hinanapan kami ng discount card, dun ko lang na-realize na senior citizen lane pala ang pinilahan namin. Nandoon lang naman din kami at naghintay din naman kami ng matagal. Kaya kaso na rin kami. Nagsorry na lang din ako at sabi ko sa kanila, hindi ko alam, sorry talaga. Nagka-sure din naman ako sa SM Supermarket kaya alam ko yung mga lane na yan. Kaya dati nung nagtrabaho ako sa SM Supermarket at nagka-sure ako doon, pag ako ang cashier sa senior citizen lane, talagang nakakainis. Hindi naman nakakainis, yun nga lang, may mga gagawin ka pa, kailangan mo pang mag-discount, mag-compute ng discount ng mga senior citizen, tapos kailangan yung mga pumipila, dun sabihan mo sila na senior citizen lane po ito, dun po kayo sa kabila. Pero katulad nito, na pila na eh. Hindi mo na mapapaalis pag nandoon na. No choice ka kundi asikasuhin na lang. Hello.
Mark. Oh, si Mark. Si Mark. Ano? Tita. Ikaw? Ay! Gift laban. Oh, may sinabi ba ako? May... Si Mark pala ang nanalo sa pa-challenge ko sa kanila kasi ang binayaran ko is nasa 6,000 plus. Si Mark ang pinakamalapit na presyo. At sa mga oras na yan, tapos na kami mag-grocery at bigla akong nagutom. Sabi ko kay Isaac, bumili kami ng siomay dito sa Siomay King. Favorite ko talaga ang siomay dito sa Siomay King kasi masarap talaga siya. Nasa 42 to 48 ang bawat order. Depende kung anong flavor ang gusto mo. Pinakamahal yung Japanese siomay at saka yung Hong Kong siomay. 48 pesos siya per order. Yung chicken siomay naman ay 42 pesos lang at saka yung beef siomay may nasa 45 pesos lang din. Kumain lang kami saglit ng siomay at uuwi na din kami kasi umuulan na. Hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa next vlog ko. Sana sa next vlog ko andyan pa rin kayo. Palaging sumusuporta sa akin. I love you all.